Naimungkahi nga neto ni Phil Jackson sa NBA mga idol ang 4-point line pati na nga rin daw ang 30-second shot clock. At ang kanyang paliwanag nga dyan ay it wouldn't be long nga daw before players will get reasonably comfortable shooting from out there. Para nga sa kanya ay darating nga daw ang panahon kung saan itong mga NBA players ay parang magiging normal na nga lang daw yung pagtira ng mga halos 35-foot 3-pointer. Kaya yun ang ginagawa nila Stephen Curry at Damian Lillard ngayon. Kaya nga sabi na ito ni Phil Jackson na bigyan nga daw ng incentive ang mga player na ganun kalayo tumira sa pamagitan nga ng paglalagay ng 4-point line. At isa pa nga sa kanyang sinuggest na gawin na nga daw 30 seconds yung shot clock ng NBA. Well, mga idol, sa tingin ko ay aayawan nga yan ng NBA, tatanggihan niya ni Adam Silver. Dahil ang kanilang plano nga ay pabilisin nga ang pace ng paglalaro ng mga NBA teams para mas maging entertaining nga para sa mga NBA fans. Kaya nga kung dadagdagan yung shot clock, mga idol, ay for sure babagal nga yung pacing ng paglalaro, resulting to less offense, less scoring, at magre-result yun, mga idol, na hindi masyadong ma-entertain ang mga fans. Kaya nga parang malabong mangyari. Ito nga ang suggestion ni Phil Jackson na 30-second shot clock, mas may posibilidad pa nga ang 4-point line na mangyari. Pero anyways nga, punta na natin ang ating next balita na patungkol nga dito kay Westbrook at sa Lakers. Dahil ayon kay Brian Windhorst ay parang wala na atang choice itong Lakers. Dahil nga sa nakausap niya nga daw na executive, they believe that the Lakers have come to conclusion na pag-isip-isip na pagtantunan ng Lakers na hindi nila ititrade itong si Westbrook ngayon. Dahil nga daw yan, hindi gusto ng Lakers ang mga trade offers na ito ngang mga NBA teams para kay Russ. Parang hindi nga worth it para nga dito kay Rob Pelinka. At mga idol, dahil din nga yan ay all-time low ang trade value ni Westbrook matapos nga ng kanyang disastrous season last year. Kaya nga mga idol, it's a bad move kapag ngayon na itinrade na itong Lakers at si Westbrook. Mas maigi pa siguro na medyo maghintay pa nga sila. Palaruin muna si Westbrook next season at possibly pataasin muna yung kanyang trade value. Para nga naman medyo solid yung maging kapalit ni Russ sa team ng Lakers, yung talagang makakatulong nga sa kanilang team. At ngayon naman ay pag-usapan na nga natin ang ating panghuling balita na patungkol nga sa kagustuhan ni Stephen Curry na makalaro muli itong si Kevin Durant. Sabi niya, mga idol, if you said oh, KD's coming back and we're gonna play with him, I'd be like, hey yeah. Yan nga daw ang gagawing pagpapakita ni Steph Curry ng kanyang excitement sa paglalaro muli ni KD sa Warriors. No disrespect nga daw sa player sa kanilang team ngayon, pero you don't know how things work nga daw. Kailangan mo daw maintindihan na kapag nakuha nila muli itong si Kevin Durant, ay may complete confidence nga daw siya sa kanyang team na sila'y magba-back to back, mananalo muli ng championship. Dagdag pa nga sa panghuli ni Stephen Curry na totoo nga daw yung balita nung nakaraan na gusto niya talagang makalaro itong si Kevin Durant. Dahil it's about winning nga daw at it's about having fun. So ayan nga ang naging pag-amen ni Stephen Curry sa isang interview na gusto niya ngang makalaro muli itong si Kevin Durant. At hindi na rin naman natin masisisi itong si Steph dahil, mga idol, yung 3 years nga daw nang kasama niya si Kevin Durant ay so much fun nga daw yun. Dahil syempre nakapag-compete sila ng championship, nanalo ng 2 beses. At mukhang gusto ngang maulit yon ni Stephen Curry, magdomina muli sila sa NBA. Pero nang dahil nga sa pinapalagahan ni Joe Lacob at ni Bob Myers ang mga batang player ng Golden State Warriors ay napagdesisyonan nila na hindi nila kukunin itong si Kevin Durant via trade.